or sa mga couples, yung mga ano yun, mga monthsary or mga yearly anniversaries nila, di ba? Weeksary so, na nga uso ngayon. Weeksary eh, na ba? Nakikita ko mga weeksary. Sabi ko nga, everyone, kamusta? Hi. So, kami lang dalawa ni Sir Fitz ngayon. So, welcome to another episode here at Wealth Archy. So, we have a special topic today na gusto natin i-discuss pala. And this is yung 5 psychological things you can improve your finances, no? So, bakit importante to? Because, di ba sinasabi naman natin na 80% of personal finance is psychological, no? So it's more on the behavior side, and 20% is more on our knowledge. Yeah, oh, actually si Dave Ramsey yung nagsabi no na financial success is 80% behavior and 20% head knowledge. So kahit na alam mo kung paano ba magbasa ng mga charts, alam mo kung anong ibig sabihin ng mga iba't ibang mga investments, and wala itong masyadong impact sa'yo kung hindi ka rin prepared dun sa behavioral part or mindset part. So, sabi mo nga, yung psychological part ng personal finance. Kasi karamihan ng malaking bagay sa financial success natin ay yung pag-build ng mga tamang habits and of course, having the right mindset para maging successful tayo financially. And yeah, excited ako dito sa topic na pinipare mo, Adriel, yung 5 psychological things you can do to improve your finances. Uh-oh. Okay, sige, ano-ano ba to? Sige, let's get started. So number one, no, yung first tip is always pay yourself first. No. So if possible, automate it, no. So ano ba yung halaga ng paying yourself first? This actually gives you yung value mo. It gives value to yourself and also yung respect that you deserve, because alam mo naman natin na we work hard, no? Minsan 40 hours a week, no? Minsan nag-overtime pa nga tayo. So alam mo, at least mga 10%, though it's just a general term, but at least give yourself, let's say, 500 pesos a week, no? Automate mo na, lagay mo na sa savings account mo, no? This actually coincides yung sinasabi ni Robert Kiyosaki na pay yourself first because this builds yung asset column mo. So ito yung ano eh, para sa akin ito ang nagturo sa akin kung paano mag-save. Ito yung sinasabi nilang savings formula rin na income minus savings is equal to expenses. So dapat pagdating ng sweldo, ang una mong babayaran ay yung sarili mo bago mo pabayaran yung kuryente, bago ko pa bumili ng grocery, bago mo pabayaran yung credit card, yung bago ka bumili ng load sa cellphone mo. Kasi sabi nila, kung sino daw yung una mong binabayaran, yun yung mayaman. And kaya napakayaman ng mga credit card companies, napakayaman ng mga groceries, ng mga utility companies natin. Kasi yung mga tao, kalimitan pagdating ng sweldo, yun yung una nilang binabayaran. Pero itong pay yourself first, ang principle na to is yung sarili mo muna yung una mong babayaran. Ibig sabihin, magsisave ka muna every time na dumadating yung sweldo mo. Tama ito. This is really a very good habit for you to learn how to save. And I am one of the proof that it works kasi nung natutunan ko to, nung nagtatrabaho ako, doon ako nagsimula talaga makapag-build ng savings ko. And this actually then ako din actually no nag-start out ng work, I always set aside every 2 weeks ba yun? Because by monthly yung sahod, around X amount of money because I want to grow yung savings ko. And actually it helped me then when I transitioned to a freelancer, no, nakasama ko sina Sir Fitz and Sir Andy. So yun, so that's number one. So number two is actually setting a goal. No, bakit? Ayun, napakita. Because studies show that if you have a goal, you are more likely to be successful, no, 33% more. No, and hindi lang 'yun yung reason. No, having a goal keeps you in check, keeps you grounded,
and it will not make you lost, no? Mahirap na alam mo yung nag-i-invest tayo, pero hindi natin alam kung bakit tayo nag-i-invest, bakit ba tayo nagsisave, tapos bakit ba nga ba tayo nagsispend, no? Parang it gives you a sense of direction din on where you want to be, where you want to go, no? Para sa akin, importante yung goals kasi, of course, meron tayong mga gustong gawin sa buhay. Mm-hmm. And ang reality is, in life, marami ding distractions, no? So, marami yes. mga pampagulo. Laging may mga kumukuha ng attention natin. And minsan, yung goals natin, yung mga gusto nating ma-achieve sa buhay, nasiset aside natin or nakakalimutan natin. And that's why, hindi lang importante na mag-set ng goal, but para sa akin, it's important to write down your goals even. Mm-hmm. And then, constantly remind yourself na ito yung goal ko, ito yung reason ko kung bakit ako nagtatrabaho. Parang this is why you are working so hard. Kasi diba, mahirap magtrabaho, diba, nakakapagod din. And we want to make sure na yung kinikita natin pera ay pumupunta towards achieving yung mga dreams natin sa buhay, yung mga goals natin. So, kung ang pangarap mo, for example, ay makapag-ipon para sa college education ng anak mo. So, pag meron kang pera na naipon, tapos meron kang nakitang sale sa mall, di ba? Kung meron kang picture ng anak mo sa cellphone mo, before ka pa man mapagaso sa sale sa mall, makikita mo yung yung picture ng anak mo, maalala mo, oo nga pala, nag-iipon ako para sa college education ng anak ko. So, hindi ko magagastos tong pera na to kasi meron kang sinet na goal para sa sarili mo. Investment goal, personal goal. Gusto ko yun, it keeps you focused, no, kahit sa distractions, because pwede din yung mga goals, yung tipong nagsisave ng gift for Christmas or yung tipong, alam mo, yung special occasion for next year, like Valentine's Day, or sa mga couples, yung mga ano yun, mga monthsary or mga yearly anniversaries nila, di ba? Weeksary na nga uso ngayon. Weeksary na ba? Nakikita ko mga weeksary. Sabi ko nga, ano ba yan, wala silang tiwala sa relationship nila, kailangan nila mag-celebrate ng weeksary, di ba? Weeksary. Oh, ako para sa akin, okay naman yung monthsary, pero syempre ang ultimate goal ay mag-anniversary. But that's also true, kaya ako sa kalendaryo ko, I also write down yung mga special occasions, birthday, anniversaries, etc. Kasi when I look through my calendar, nakikita ko, ah, nako, malapit na pala yung birthday ng nanay ko. So I know that I have to prepare for, syempre may gastos tayo, no? So it helps me take care of my budget also. Pag meron tayong mga sinusulat natin yung mga bagay na kailangan natin gawin, particularly yung mga goals at saka yung mga future expenses natin, I would say na yung future expenses natin, that is also you can also call that a goal, kasi syempre, di ba, meron kang gustong pagkagastusan. So that's basically a goal that needs you, that you need to budget for. Oo, parang in-anticipate mo na siya na it will happen, di ba, in the future. So, if you anticipate it, then you can also prepare for it then. So, you can already save it ahead para pagdating ng special occasion or that goal, at least meron kang pondo para pang gastos doon. Yeah, ako, meron akong hack dyan din kasi katulad nung December, syempre Christmas, di ba? And medyo mataas ang gastos natin. I actually have on my planner na pagdating na September 1, na meron akong reminder for myself na start listing down the gifts that you will give for the holidays, and alam mo yun, saving for those expenses. So, September, as early as September, meron akong written reminder to myself. And since madali, lagi ko siyang ginagawa, alam mo yun, kahit na hindi ko isipin, kahit na hindi ko tingnan yung planner ko, alam ko nakasulat siya doon. But it is still a habit of mine. Kasi siyempre, di ba, minsan, nagiging busy tayo, hindi natin namamalayan yung oras. So, alam mo yun, hindi lang yung due date ng goal mo ang nakasulat sa planner mo, but also yung date kung kailan ka magsisimula na mag-prepare for that. And sa mga maliliit na bagay, katulad ng may mga speaking engagements ako, hindi lang yung event ng speaking engagement yung nakalagay sa calendar ko, but also, nakaschedule na kailan ba ako
magagawa ng PowerPoint presentation ko, kailan ako magpa-practice, etc. So, writing down these goals para sa akin, it helps us become more productive kasi hindi na kailangan tandaan ng utak mo. So, since nakasulat na siya, hindi mo na kailangan tandaan kung ano yung mga gagawin mo. So, whenever you are working for the day, mas free yung utak mo, yung mindset mo, mas makakapag-focus ka kung ano yung task at hand mo. Kasi hindi mo kailangan isipin na baka parang mayroon ako nakakalimutang gawin ngayon. Hindi mangyayari yun. Kasi confident ka na sa sarili mo na every time na mayroon kang importanteng bagay na kailangan gawin, sinusulat mo kagad siya doon sa planner mo para hindi mo na siya tatandaan. Di ba? So, pagtingin mo sa kalendaryo mo, ito yung nakasulat na gagawin ko for today, confident ka na dito ka lang magpo-focus. Huwag munang isipin yung mga ibang bagay na mangyayari pa in the future. So, that will also be very helpful in making you productive. Yes. No. Very nice. So, that moving to that, which is actually number 3, no? So, stop comparing your stocks or yourself with other people. No? No? Related din to sa goal setting because each one of us have different goals, no? So, yung personality ko is different from Sir Fitz, different kay Sir Renzi, different din kay Marion. So, please stop comparing yourself with other people. Bakit? No? Because this would lead you to anxiety, this would lead you to, alam mo, doubts then tapos magiging nervous ka lang. Ayaw mo naman, ka ba nag-invest ka, kumakain ka ng nails, or dine-text mo yung friend mo. Ugali mo ba yun? Diba? So, mahirap kung, alam mo yun, kinocompare mo yung sarili mo with other people. The proper mindset is actually comparing yourself versus yung ideal self mo, no? Mm-hmm. Because yung future self mo is actually the same person as now, no? So, the question is, how will you get from point A to point B, no? So, how do you imagine yourself 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, no? So, ano ba yung kailangan mong gawin to, well, one, improve yourself, at the same time, achieve the goals that you want, diba? Because if you keep comparing yourself with others, you'll become insecure, no? And that would lead to less self-confidence, less self-esteem, at mahirapan ka rin mag-invest, no? Because yung stock market, no, lalo na yung equity, yung stock market itself, is actually a reflection on what you do and a reflection of your personality, no? So, if, diba, if medyo kabado ka, and everything, then that would reflect then on your investment habits. Yeah, that's true. And related to that, a lot of people, they ask me, ano mga companies ba daw ako nag-i-invest? Ano ba raw yung mga binibili kong companies? And although I share to them ano yung binibili ko, I always remind them na syempre yung financial goals ko is different from their financial goals. Meaning, yung investment strategies ko will be different from their investment strategies dapat. And which also means na yung mga investments ko, iba yon sa mga best investments para sa kanila. Kasi iba yung goals ko, iba yung goals nila. So it's good to know ano yung ginagawa ng ibang tao, pero hindi mo siya pwedeng gawing comparison or barometer kung okay ka ba or hindi. And na-mention mo kanina yung character natin as a person, magandang comparison yung sarili mo versus yung ideal self mo na ito yung gusto kong ma-achieve in the future. So, ito ako ngayon, ito yung gusto kong mangyari sa sarili ko in the future. Paano ako makakarating dun sa ideal future ko? So, you can now set goals for yourself para mag-improve yung sarili mo. On the other hand, one thing that I also do is sabi mo nga, do not compare yourself to others. You are actually not in competition with other people. The only competition that you have is who you were yesterday. So, on the other hand, yung kabaliktaran naman ng sinabi mo, ako, I always look back. Sino ba ako last year? Am I a better person now than who I was last year? So, kung hindi ako nagbago, nothing has changed in my life, nothing has changed in my mindset, then I would say that I would have failed because nothing improved in my life. And now I use that as a challenge na I don't want this to happen
for next year. So what can I do now para hindi maulit yung nangyari sa akin, na walang nangyari sa buhay ko, hindi ako nag-improve, hindi nag-increase yung knowledge ko, wala akong na-build na wealth for the past year. So hindi nag-increase yung income mo. Yes, hindi tumaas yung savings man lang. Kahit yeah. Savings mo, hindi nag-increase. Yes. Diba? So, ang one thing that I do is, ano yung mga mistakes na nagawa ko? Bakit hindi ako nag-progress? And how can I avoid that moving forward? So, yon, you check who you are from your previous self. Make sure that you are improving. Kahit na konti, at least that is still an improvement. So, progression is better than perfection, sabi ko nga. Yes. But you also have your ideal self na this is the goal that you are working towards on, no? So those are the things that we should be mindful of when we are planning our life. Yes. And talking about anxiety, which is actually point 4. Uh-huh. So please do not invest in the stock market or any investment kung kabado ka or in a bad mood. Bakit? Isipin mo, kapag anxious ka or bad mood, ano ba mangyayari? Baka galit ka, di ba? Baka mag-run ka, uy, ano ba yan? Down yung market. Magsisell ba o hindi? Or te-text mo si bro or si Brad, no? So bro, ano ba ngayon? Down yung market? Sisell ko na ba to or hindi? Di ba? So, things like that, I would suggest to like take a break. Wag mong don't open your app, don't open a website, no? Wag mo tingnan yung stock market, no? So what you do is you remove, or hindi naman remove, but manage or channel that bad mood. You ask yourself, why are you anxious today? Why are you in a bad mood? No? Mag-push up ka dyan, mag-dumbbell, whatever. Di ba? Or magbasa ng libro para lang mawala yung bad mood. No? Yeah, but if you are feeling something, no, na beyond your control, then you can always seek professional help naman. No? Open naman yung mental health hotline and everything. So, alam mo yun, because if you like invest now, tapos super kabado ka, the chances of you, alam mo yun, using money is higher. So, parang down ka na nga, down pa yung market, yung pera mo down, so triple whammy ka na. Mm-hmm. I would also like to emphasize the importance of having good mental health, being in a clear headspace whenever you are doing financial decisions. Kasi money in itself is a tool, and it is, para sa akin, it is best managed objectively. So, ibig sabihin, you are acting out of yung mga facts, you are deciding based on the facts that you know, based on your personal goals, based on what the market is, what is happening in the market. And kailangan mo ng clear, you need to be clear-minded when you're doing those things. So if you're not in a good mental headspace, malungkot ka, you're galit ka, or alam mo, you're simply not in the right mood, then I would say na focus on your mental health first. Maganda yung suggestion mo na mag-push up and mag-dumbbell, because personally, I believe that physical activity or physical exercise really helps take care of our mental health, no? And that's why exercise is really a very important part of our lives. Kailangan we take care of our health, di ba? So, I believe that the best way to invest is to do it objectively. You have your strategies. As much as possible, you try to take out the emotions out of your financial decisions. Kasi mas nagiging effective, from my experience, ang iyong mga investing and trading strategies, especially if you're trading in the stock market, no? If you are clear with your investments, when you are clear with your trading strategies, no? And that's my experience, and I think that applies to a lot of people as well. Mm-hmm. Diba? And besides yung physical health, I think pwede rin i-reduce yung screen time. No, because alam mo yun, if we keep, like, say, parating sa social media
and you're always in front of the screen, it affects then your eyes then and your mindset eh. So it's always good to have a 30-minute off-screen break or kahit 3 days or 4 days, no? Well, what I do is social media diet. Yeah, ako kasi mga 40 minutes, 30 minutes break, no? Para lang ma-detox yung social media at mawala sa system ko. Para lang I keep myself in check, I keep my, alam mo, emotional state healthy. Though may usual outbursts, no, from time to time, but at least ma-manage mo, and at least when it comes to investing, hindi mo siya ma-channel doon, no? Baka kasi magkalit kasi investments mo, tapos bigla mo na sell lahat by accident. So, be careful din and be conscious on that. No? Yes, yes, I agree. And speaking of environment, yun yung last tip natin. So, change your environment. So, to explain this, I'll just give an example. No, no, nag-start ako with Wealth RK and with Sun Life, I always have a 20K budget a month. But na-realize ko na pang naubos yung pera towards the end of the month. Naubos lahat. So, parang naisip ako, paano ko tong i-manage, no? So, what I did was, I did a weekly budget instead rather than a monthly. Lo and behold, I was able to save more nung nag-weekly ako. So, things like that can help you improve your finances. Why? Because kahit alam mo siya how to budget, alam mo how to save or how to invest, pero yung environment mo is encouraging you to spend more, no? Or yung mga group of friends mo medyo gastador, pero ikaw saver ka, so parang may influence ka to save, no? And it would be difficult then for you to manage your goals and manage yung mindset mo. So at least, no, change your environment, because if you change your environment, your habits will change eh. So yun yung ano ko. So kung mga kaibigan mo mga gastador, kailangan mo bang mag-change of friends? Ako hindi naman, but ano lang, at least have that circle, no, na at least nagsisave, nag-invest, because if, of course, don't leave them. Meron naman na home friends na super gastador eh. Pero I also have a group of friends na medyo, alam mo yun, nagsisave din, nagbe-business din. So that parang keeping them in mind, parang helps me and parang keeps me inspired. Oh, okay, may own goals din ako. My own investment goals, my own saving goals. So, I strive to be them. Yung gastador na friends ko, of course, they're them. I cannot control their spending habits. But at least, kapag kasama ko sila, I have a healthy outlet na nagsispend ako. No? Yeah, para sa akin, kasama yung change your environment is yung change how you use social media. Of course, social media can be toxic kung ang lagi mo nakikita sa Facebook or sa Twitter or kusan ka man lagi ay mga negative, no, or mga very emotional. And one of the things that has helped me is yung mga Facebook groups. Actually, I have a lot of Facebook groups na madalas pag login ko sa Facebook tapos nakita ko yung timeline ko ay medyo toxic, but I am not ready to take in this negativity or itong mga nag-aaway online. I simply go to my Facebook groups kasi may mga specific Facebook groups ako na ito, mga solopreneurs. So, mga businesses ang pinag-uusapan doon. I have a Facebook group ng mga podcasters. So, ang pinag-uusapan doon is all about podcasting, how to grow it, etc. So, ako, I try to change my environment whenever I go to social media na I spend more time dun sa mga mas nakakatulong sa akin na mag-improve as a person, na wherein I can participate in with mga meaningful and sensible conversations. And rather than just spending all my time sa social media na nakikipag-away, nakikipag-debate, etc. So I find that more productive for me. And pati sa YouTube specifically, so of course, there are times that I go to YouTube for entertainment, but I am also very deliberate with my time na sinasabi ko na for today, rather than watching mga entertainment videos on YouTube, I would like to explore yung mga medyo educational videos, mga favorite ko na mga finance and productivity and business video bloggers. And
yun, that's also something that they can do kung naghahanap sila na mag-change yung environment nila pagdating sa oras nila sa online, sa social media. Yeah. There's no one way to do it. This is actually one of the more difficult things to do. So, we just let you do your own thing. Whatever helps naman eh. So, if it helps, then go for it. If it doesn't, then you might have to find a different style. So, yeah, oh, syempre kanya-kanya tayo. Personal finances, personal. And of course, yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin, iba-iba. May mga bagay na pag nanonood ako ng... nahilig ako manood ng mga gaming streams. So, of course, may mga specific games ako na pinapanood, mga game streamers na nakakapagpasaya sa akin. Pero yung isa kong kapatid na hindi naman gamer, pag nakikita niya ako, sabi niya, weirdo ko daw, no? So, pero pag tininan ko siya, iba naman yung pinapanood niya. Mahilig siya manood ng mga prank, mga video vloggers na mahilig mag-prank. So, ako naman, hindi naman ako mahilig doon. So, hindi ko sinasabi sa kapatid ko na huwag nga yan yung panoorin mo kasi I know that those are the things that entertain him, no? So, hanapin natin kung ano yung makakapagpasaya sa atin. And again, ang importante is we manage our mental health because that is very important when it comes to our decision making pagdating sa pera natin, our investment skills, our budgeting skills, lahat 'yan konektado. Yes, no. So yun. So those are the 5 tips, no. And of course, we leave you one bonus tip, which is actually liking and subscribing to our channel. Because yeah, by liking and subscribing to our channel, we will help you improve your finances. So, yun. That's right. So, kung nagustuhan nyo tong video natin, so please give it a thumbs up and share it to your friends. And click the subscribe button. And don't forget to hit that notification bell so that you won't miss a thing. So, see you guys in the next video. All right. Bye-bye, so, guys. Thank you for watching. Bye-bye.